Kamusta na mga boss at welcome sa isa na namang sports talakayan. Ngayon ay pag-usapan natin kung dapat nga ba na maging kampante ang Gilas Pilipinas sa team ng Angola na sinasabing pinakamay pag-asa sila na manalo sa FIBA World Cup. Pero mga boss, bago natin umpisan ay please click the like button, mag-comment at mag-subscribe dito sa ating channel. Angola National Basketball Team. Sinasabi ng iba na sa paparating na FIBA World Cup ay dito sa team na ito ang may pinakamay pag-asa ang ating national team na manalo. Kasalukuyang nasa number 39 rank sa FIBA World Cup habang pangatlo naman sa FIBA African Ranking. Ito kung ikukumpara mo sa Gilas ay kasalukuyang nasa number 31 rank sa World Cup at pang-apat naman sa buong Asia. At bahagyangang lamang tayo sa average sa points, rebounds at assists per game sa nagdaang qualifying rounds. Pero siyempre, hindi naman porket lamang tayo sa average ay pwede mo na din sabihin na limado tayo sa laro. Mga boss, para nga sa kalaman ng iba ay binsan na nilang tinalo ang ating national team sa score na 83-74 sa isang tune-up game taong 2014 as part of preparation nila para sa nakaraang FIBA World Cup. Pero dahil nga medyo matagal na yun ay subukan natin na ikumpara ang naging performance ng Angola sa team ng Congo na nakalaban na din ang pinakabagong roster ng Gilas Pilipinas. Unahin natin ang Angola versus Congo sa nagdaang African Qualifying Round. Sa una nga nilang pagharap sa first round ng African Qualifying ay nanalo ang Angola sa score na 73-64. Pero sa pangalawang pagharap ng Angola at Congo ay tila nga ba nagbago ang istorya ng laro dahil nanalo ang Congo sa score na 66-56. Isa nga din ito sa patunay mga boss na hindi porket lamang ka sa ranking ay 100% na ang panalo mo. Hindi pa dyan natapos ang kanilang duelo sa loob ng court mga bossing dahil sa katatapos lamang ng AFROCAN 2019 na ginanap sa bansang Mali ay nanalo ng gintong medalya ang Congo bago ngayon ay nakaharap nila at tinalo ang team ng Angola sa score na 84-78 sa semifinals ng tournament. Mga boss, halos pareho nga din ang naging resulta ng laro nila kontra Gilas Pilipinas dahil unang ang tinalo ng Gilas ang Congo sa tune-up game nila sa score na 102-80 at dahil nga dun ay madami ang nag-akala na sadyang mahina ang team ng Congo at sa pangalawang pagharap nila sa isang packet tournament ay tinalo sila nito sa isang close game sa score na 82-71. Mga boss, iyan nga ang isang patunay na bilog ang bola sa larong basketball. Napatunayan lamang nila na hindi hadlang sa kanila ang pagiging malayo sa FIBA ranking. Pero sa kabila nun mga boss ay hindi pa rin nakakwalified ang Congo sa biggest stage in basketball. Mga boss, FYI lang sa iba nating mga kabasketball na sobrang kulang ang roster ng Gilas nung tinalo sila ng Congo. Hindi pa nga kasama na naglaro ang iba nating mga key players gaya nila Junmar Pajardo, RR Pogoy at Troy Rosario. Samantala, ang Angola ang pinakahuli na makakalaban ng Gilas sa FIBA World Cup. Pareho silang dumaan sa pagkatalo sa team ng Congo. Pero correct me if I'm wrong mga boss, pero malamang ay pareho sila ng mindset ng Gilas na isa lang sa kanilang dalawa ang uuwing walang panalo sa tournament. Kaya naman para sa akin ay hindi dapat maging kumpiyansa ang Gilas sa laban nila kontra Angola. Mga boss, gano'ng nga ba kalaki ang tsansa ng Gilas na matalo ang Angola? Kung isa ka nga sa sumusuporta sa kanila ay huwag mo kalimutan na mag-comment sa baba at isa-isa nating babasahin niya. Mga boss, nabitin ba kayo sa ating sports talakayan? Pakiclick ang ilan pa nating mga videos na nasa screen. Please hit the like button at kung bago ka lamang sa channel na ito ay huwag mo kalimutan na mag-subscribe para lagi kang updated sa mga videos ko.